Alam mo na ako, siyempre first time ko ako po si Attorney Andrew and Magturo. Ayan. Kasi misal magtubo, magtulo. Inunawin ko na ako, Magturo pong abilido ko, okay? So Magturo pong abilido ko kasi po nananalintay sa dugo namin ang Magturo. Naniniwala po ba kayo? Yes! Kaya ako nagturo haba ako nabubuhay, isusumpa ko ng aming mga ninuno. Ngayong umagang ito, ituturo ko sa inyo, nakapakinggan yan, maganda yung produkto, maganda yung kitaan. Paano mag-desisyon ng tama? Okay? Ang first name ko ay Andrew, pakiulit nga. Andrew! Ang first name ko ay Andrew, sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. Okay? Ang middle initial ko po ay M, yung po, middle name ko, Magaling. So tawagin niyo, Attorney Drew, Magaling, Magturo. Okay na po ba? Isa po ako abogado by profession, 22 years ako abogado. May abogado po ba dito? Wala. Ako sa ito, meron? Na barangay tayo, mga ganon. So isa po ako abogado, 22 years ako in the practice of law. First 3 years ko po, corporate lawyer po ako sa Makati. So mataas yung sweldo, pero malungkot kasi corporate eh. So pag corporate, maroon contract drafting. So opisina ka lang. So pag sinabing corporate lawyer, ito yung sanay ng pagiging abogado ng malaki ang kita. Kasi kumpanya ang nagpapasweldo. Nakakasunod, nakakasunod? Yes! Kumpanya na papasunod, name your price based sa qualification mo. Dalawa lang po ang nakita ko na qualification ng corporate lawyer. Number one, syempre dapat matalino ka. And number two, dapat guwapo ka. Yes! Nahirapan ako sa requirement na matalino, pero yung guwapo medyo kaya-kaya. Alam niyo siguro, seryoso, abogado, no? After 3 years, lumipat ako sa isang mas malaking kumpanya, 9 years naman ako. I used to be the corporate lawyer ni Manny Villar sa kanya real estate company. Same requirements, matalino ay dapat ko ako, okay? So 12 years sa corporate lawyer, after 12 years, natalino po ako na sarili ko na office. May mga nangyari po eh. September 2008, yan, may nag-imbita sa amin. Birthday party, 7 o'clock. At dahil birthday party po yan, 5:30 pa lang po ng hapon, nandun na ako. Bakit? Kainan? Patay gutom. Yung mga patay gutom dito, wala ako na lang. So ano mo, 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, wala pang kainan. 7:30, 8 o'clock, pinagdidiliman na po ako sa gutom, wala pang kainan. Hindi ko na ilabas yung pingan, ang ilabas mo, whiteboard. May magpapaliwanag doon isang networking. So syempre, medyo gusto ko na umuwi kasi naisahan ako eh. Gusto ko na umuwi kaya naman, traffic, bumabaha, malakas ang ulan. Pag umuwi po ako sa bahay, aabuti po ako ng 2 hours para makauwi ng bahay at makakain. Pero sabi ng barkada ko, ano, sandali lang ito, 30 minutes lang. After 30 minutes, kakain din naman tayo. So yun po ang pinakamahirap at desisyon sa buong buhay ko. Ang mamili sa 30 minutes o 2 hours. Kung kayo po nasa kalagayan ko, ano po yung pipiliin niyo, 30 minutes o 2 hours? 30 minutes! Patay gutom din. Tama nga! Pilili mo yung 30 minutes. Pinakinggan ko kung ano pinaliwanag. At dahil matalino akong tao, naiintindihan ko yung pinaliwanag. At dahil naiintindihan ko, isa lang ang maliwanag na konklusyon nung gawin yon. Ang sabi ko, ayaw ko niya. Bakit ko ayaw? Naiintindihan ko eh. Maraming tao ayaw sa network marketing. Pero pag tinanong naman, kung naiintindihan, hindi naman naiintindihan. Ayun kayo inayaw kung hindi naiintindihan. Medyo bungol din, no? Sabi ko, ayaw ko, kasi number one, malayo ito sa linya ko. Kasi ang linya ko pinakabugado, problemahin yung problema ng iba. Tama. Yes. Ang hirap ng linya ko, problemahin ang problema ng iba. Ito lang yung itsura ko, parang problema na rin. Tama. Bakit ito matawa? Ano ang hirap? Pero bago problemahin ang problema mo, tanong na linya. Saan ko tumari ikaw, may problema ka legal. Meron ka bang 250,000 pesos? Meron wala? Wala. Wala. Problema ko ngayon. Problemahin isang problema na walang 250,000. You know why? Kasi po yun ang minimum na acceptance fee ko. At karamihan po lang hinahawakan ko, annulment of marriage. Marami na akong tahanang winasak. Ayan! Pag-dealer kayo, pag kayo ay registered, ha? Meron kayong 30% discount. Ayan! Aside from the benefits of company. Kulay yung pinakita.
umamon doon sa gulay. Eh, kapit bahay ko, sa puto ko natitinda ng gulay sa palengke, di ba? Palala, may umamon ta, may umamon. In other words, ayaw ko talaga ng gabi niyan. Ayaw ko! Press, let's press to. Kaya kasama ko yung kasama ko. Ayaw ko, ha? Kasama ko yung kasama ko. Sir, sino nasusunod sa bahay? Lalaki o babae? Babae. Babae? Ayun sir, lalaki o babae? Depende. Depende. Well, sa bahay, maliwanag. Ayaw ko, gusto ng kasawa ko, isinunod ko siya. Bakit? Yung kasawa ko mo isang judge. Susunod hindi. Gusto niya. Sabi ko, ayaw ko. Bahala ka sa buhay mo. Kasi namibirduhan ako eh. Kasi mga tao, palapakan. Promise, lagi lang kita. Pati yung mata na palapit. Okay lang, okay lang. sa bahay, daming tao sa bahay. Bakit? Mga taga-provincia yung namibuild ang grupo ng asawa ko, kalabag ka lang, mga taga-provincia. So nagte-training, dito rin sa Ortigas, pagdating sa bahay, alas 3, alas 4. So siyempre, alam ko matutulog yung pagod, tama? Yes! Uy, tama? Yes! Parang alaman na matutulog ito. Kala ko matutulog sa bahay, pero hindi natutulog. Kahit pagod. Anong ginagawa ko? Napapalakpakan. Sabi ko, sabi, madami sipikato dito. Hanggang dumating ang mga barakata, yun na, naiatratay ko, nakikipalakpak na. Sabi ko, ako na lang mag-isa sa bahay. So, kami nga nangyari. After 2 years, naimpita ako na siya. Sabi ko, pag maliho mo ako, magbili tayo ng product. Siya dahil masunod rin asawa, pinagmaliho. Pero dahil maliwanag, tabugado ito. Pag sabi maliho, maliho lang. At kapag maliho, umamaliho, nagtatakbo sa parking. Tama. Ito lang ako. Sabi sa akin ang ginagawa niya. Bakit? Eh, umakyat ka. Oh, bakit lang kanya? Umaliho lang eh. Meron ang credit card mo. Ayan! So itong credit card ko, anong ginagawa niya? Bakit? Pipirma ka, di ba mag-credit card? Hindi ako sunod yung kasawa ko, bakit ako ang tagay pipirma? Sabi yung kasawa ko, sabi ko, kasi yung pipirma, ang haba ng pila, sumandali mo pala yun. Habang naghihintay kami, hindi ko muna ng seminar, sabi ito na seminar ko. Nakuha, pagtingin ko, pagpula ko, hindi ko makapasok, ang daming tao. Parang hindi na ginagawa, napapalapakan din. Ang daming kulto dito ah. Sa lahat na sinasabi ng speaker, sinusunod ng tao. Sabi ko, ito, pinuno ng kulto dito. Tama nga, kulto nga sila. Sunod yung second. Pero dumating yung mga pagkakataon, nakapaaga ko na pagpunta, nakapunta ko sa lip na, yan, ito. Alam ako po ko sa harapan. Nung ako po ko sa harapan, may pinaintindihan ko na. Sumambra naman, naintindihan ko. Nakatayo pa ako ngayon, ako pa taga pang kaliwanan. Ngayon ako mga natutunan, isa sa mga natutunan kong lessons sa network marketing, ano po yun? You cannot escape your destiny. Pag may nakatakta sa iyo si Lord, wala kang magagawa. Kasi po, para po sa akin, sa mga panauhin namin ngayon, even mga nakaregister na po dyan, yung pagkakaupo niyo po nyo ngayon dyan, hindi po yung aksidente. It's part of God's mysterious design. You know why? Gabi-gabi na dami sa lukay. Ano gusto mo? Baka meron ka ng magandang kalusugan, baka meron ka ng dagdag kita. O sawa-sawa ka na sa pagiging empleyado, naghahanap ka ng alternative. O baka may asawa ka nag-a-abroad. Dasal ka ng dasal, tapos may nag-invite sa'yo sa AIM Global. Ladies and gentlemen, ang dasal niyo po ay unti-unti ng sinasagot ni Lord sa pamamagitan. Yes! Akal para po sa akin, yung pakakaw, akal po para po sa akin, pinanganak pa lang po kayo. Nakatakda na po na sa January 31, 2019, may mag-iimbita sa'yo sa Alliance Emotion Global at doon magsisimula na mapago ang buhay ng pamilya. Yes! Amen? Amen! Hallelujah! Okay, so mga nakita, after that, malaki ang dinito namin. Malaki ang dinito namin doon sa unang kumpanya, syempre, nakabili po ako ng 6 na kotse. In the 6 months po, nakabili ako ng BMW doon. Ganun na hindi. Tapos, in 2 years time, nakabili po ako ng Starex ba? Kasi family man po ako. Tapos, Toyota Fortuner. Tapos, ang dami namin nabili. Kasi ang dami, 6 na sasakyan, 8 lote, 1 condo, at yung travel abroad. Pero pinagmamalang yung budod, yung marami akong oras sa aking mga anak. Tama? Yes! Ano yung
po, kailangan po pala pakiluway. Kailangan po pala pakiluway. Kasi alam niyo po, di ba nung bagong taon, pag nagbabagong taon, di ba pa pumuputok yung mga sa bagong taon para mawala yung mga masamang espiritu, tama? Yes! O, tama yan. Pag malakpak ka, yung masamang espiritu sa kilikin, sige, mawawala. Tama? Kaya, pag yung katabi mo naman, pumapalakpak, kasi pumunta sa kanya, magpalakpak, isa-masama, yung mata, puro sa kapila, dapat ikaw, pag medyo matakas, palakpak ka, damit, yan! Tulungan kayo mong desisyon. Simple naman desisyon. Sino yung panauhin namin dito? Sino yung guest? Sino yung guest? Yes. Pasto na lang, apat, hanap, eh, botok nyo na lang. Di ko pa naniniwala yung mga yan? Ang mita ko para magpatunay na legal ang Alliance for Pursuit Global. Yes! Yes! Kasi matalino pa sa abogado. Ay! Iligal! Iligal! Abogado na! Pibay! Dalawa lang nga sa harapan ko. Oh. Oh, dalawa lang. Gusto, hindi gusto. Walang pag-iisipan ko. Wala, wala. Tutupan na yung isip-isipan ko. Ang pinag-isipan mo, sabihin mo pinag-iisipan mo, baka iniisip mo na isip tanong na imbita sa'yo. Ah, ang abogado, maliwanag. Gusto ba, hindi gusto? Kasi pag ayaw mo, okay lang. Tama? Pag ayaw mo, malamang hindi mo naintindihan. Bakit? Eh, baka din, produkto, baka din kita, eh. Natataasan ng gastusin sa labas, eh, patay mo magdadagdagkita. Tama! Yes! Pagkain, gastusin? Yes! Wala kang kaya sa pagkain ng kapitbahay. Ah, mare, pagkulam niyo sinigar, paamoy nga, mare. O, kuryente, gastusin? Yes! Kung nakikita ka ng kuryente ng kapitbahay, legal connection ka, loko ka. Nagtataasan ng gastusin, hindi ka nagdadagdagkita. Tama! Ang Pilipino, nagtataasan ng gastusin, nagbabawas mo ng kita. Bungol din. Gusto o hindi gusto? Pag hindi mo ito gusto, hindi mo naiintindihan. Kapatid ka rin, pangalawa atin. Hindi mo naiintindihan, pangalawa atin. Hindi mo naiintindihan, pangapat atin. Hindi mo naiintindihan, panglima atin. Pag hindi mo naiintindihan, huwag na huwag ka nang babalik. Huwag na huwag ka nang babalik. Oh, gusto mo, at ako din gusto ko yan. Kaya lang, may tanong ako. O, oh, yan. Ano ko ba ba tanong ninyo? At ako din gusto ko yan, kaya lang may tanong ako. Ano sasabihin ng mga kapitbahay ko, nagaganyan-ganyan ako? Maliwala ka sa kapitbahay mo ang nagbibigyan ng pang-araw-araw mo. Paliwalaan mo sila. Yeah! Ano ba para sa pamilya mo? Gawin mo ang aim daw ba? Legal, ethical, moral. Misa kasi! Taas pa ang pride eh. Tama? Bakit? Mas mataas ang pinag-aralan ko yun sa inyo ah. Yeah! Pero ginawa ko lang aim daw ba? At pinaba ang aking pride. Mas malaki ang dinibita ko sa inyo sa lupas ah. Tsura nyo nga oh. Tama? Isang kasi, mga tigas pang ulo eh. Tama? Kasi nung kailangan magdali ng kita, di ba dapat kayo? Yes! Hindi naman ako. Laki ng pinigita ko sa labas eh. Tama? Yes! Taas ang pride. Dapat ito, tanggalin mo lang yung P. Ride ka lang ng ride. Yeah. Ang pride parang underwear. Pag hindi mo binabag, walang nangyayari eh. Kaya tama ka, hindi para sa'yo, para sa katabi mo, din ang katabi mo. Kaya, at ito gusto ko yan, eh, parang hindi ko yung linya eh. Hindi mo nga ito linya, pero kaya baguhin ang buhay ng pamilya, bakit hindi mo linya yan? Kaya ito kaya, mahirap kasi yan, yung mga takot, walang tiwala sa sarili. Takot baka malugi. Ito mahirap, hindi ko itiwala sa sarili. Kaya ko yan, ako makaya ko, kaya yan. Baka mahirap lang kami. Tama, hindi mo kasalanan kung pinanganak ka, mahirap. Pero ang malaking kasalanan pag namatay ka pang mahirap. Kasi yun lang yun. Baka sila yun lang. Yun lang yun. Baka lang mga ito. Kasi yun lang yun. Yung life certification life, wala kang ginagawa. Pag namatay ka, mahirap. Wala kang picture sa bahay. Bakit pa may picture ka? Trace na mga apo mo kung saan nagsimula ang hirap. Yan, lolo kasi natin. Umatin din ang seminar. Hindi lang wala. Mana sa mga anak yung hirap? Sabihin mo, maghirap ka na. Di ba na ako maghirap? Huwag lang ang mga anak ko. Ano ba yung mapalapit? Yung duda ng duda? Duda sa produkto, duda sa kita. Ang dami na yumaman. Ewan ko pa. Pati yung duda ngayon, pinaduludahan. Paano kaya yung duda ko?
sa'yo, ma'am. Ito, ikaw sa'ng naintindihan mo. Tanungin kita, meron ka bang creepy or dito? Kaya yung ganyan, baka ganahan ako. Kailan ako mag-o-pipi press? Tanong mo sana kung bida sa'yo. Misal kasi tinatanong pa sa hindi ako pakinig eh. Tanong pa sa asawa, ha, maganda kayo yung envelope? Paano kung laki ang kitaan doon? Sabi ng asawa mo, adik ka. Eh, ba't kita? Magkita na lang sa kong sisi mo, sabi lang yung mga panagod. Sabi na naman, awan. Baka rin kung tatanong pa sa nanay mo. Nanong mo, laki ang kitaan doon? Saan sa utikas? Adik ka, alam mo na yun? At mga puti abugabong speaker. Ayun. Nana, gusto! Gusto! Pero, oh, wala kang pera. Gusto pero wala pera? Yes! Pero gusto mo? Yes! Wala ka lang pera? Yes! Pero gusto mo? Yes! Wala ka lang pera? Yes! Eh, dahil gusto mo, gawa mo ng paraan. Huwag kang mag-iipon. Wala kang pera, pa'n ako mag-iipon? Sus, gano'n talaga. Mamungutang ka! Benta mo mamungutang eh. Yung rep mo, ibenta mo na. Tubig na lang ang laman eh. Tama? Pero di ba mas lalong magiging in ka pang magandang buhay at binibigyan mo sa pamilya mo? Yeah! Alam ko talaga wala akong wala ang network marketing? Wala akong parang para magkita-kita tayo eh. Yeah! Wala akong parang para bumili ng maraming sasakyan. Wala akong parang para mag-travel abroad. Wala akong parang para makabili ng maraming lote. Wala akong paraan. Kaya dapat gawin mo ng paraan ang 680 kasi ito na lang ang tanging paraan para magkita-kita. Okay, so ito end, just end. First, tapos ko na ito ah. Ngayon lang pang ginaganaan ako eh. Ayun mo na. Sharing lang pala ako. Okay, alam to end. Alam niyo po, nung bata pa ako, akala ko po nung bata pa ako, pinakamagandang trabaho sa buong mundo maging abogado, mali pala ako. Akala ko, ang pagiging abogado, ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo. Ang pinakamagandang trabaho ko para sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao.